Matagumpay na napigilan ng Armed Forces of the Philippines ang paglusob ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa bayan ng Datupiang, Maguindanao pasado alas 10 kagabi. Ayon kay Westmin Com spokesperson Lieutenant Colonel Alaric de los Santos, bago pa man lumusob ang tinatayang 40 miyembro ng BIFF ay na-monitor na nila ang galaw ng mga terorista. Base po sa report ng JTF Central, ang Joint Task Force Central, sir, namomonitor na po nila ang balak na pag-atake po sa unit ng Army po doon sa area. At nakita po natin na handa po yung ating puwersa sa pag-atake, sa balak na pag-atake po ng banditong BIFF. Malaki anya ang naging kahandaan at partisipasyon ng mga residente upang makakuha ng detalyadong impormasyon hinggil sa pagpasok ng mga bandido sa lugar. At kung mananatili ang kooperasyon ng publiko sa pamahalaan at militar, ay walang dapat ipangamba na maulit ang nangyaring pag-atake ng Maute ISIS terrorist group noong 2017 sa Marawi City. Sa pagkikipagtulungan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung local community po doon sa ground, ayaw po nilang mangyari yung nangyari doon sa Marawi. Kaya sila na rin po mismo ang nagbibigay po ng impormasyon sa ating mga tropa, lalong-lalo na po sa mga balak na atrocities ng mga bandidong BIFF po. Kaya kung ating makikita, prepared din po yung community doon sa kanilang pag-atake po, sir. Unang sinalakay ng mga bandido ang kampo ng Charlie Company ng 6th Infantry Battalion sa Barangay Kanguan at sinunog ang patrol car ng PNP bago tuluyang tumakas. Ang nasabing pag-atake ay pinangunahan ni BIFF leader Sheikh Muhyiddin Animbang bilang ganti matapos ideklara na persona non grata ng lokal na pamahala ng Maguindanao ang bandidong grupo. Samantala, 6 naman na aktibong miyembro ng Dawla Islamiya Maute Terrorist Group ang sumuko sa 82nd Infantry Battalion ng AFP sa Lanao del Sur kahapon. Sangkot ang mga ito sa pag-atake sa Marantau Detachment noong August 22, 2017 at sa 82nd Infantry Battalion noong 2018 na ikinasugat ng 4 na sundalo. Kasamang isinuko ng mga ito ang isang caliber .30 M1 Garand Springfield at isang kalibre 45 na baril. Valdivia Flor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.